Hello, 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 hello mga ka-ride-on ministry. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, mga ka-ride-on sa ating Panginoong Kristo, mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayun din sa iba't ibang ng buong mundong ito, nanilikang pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Pangona, na narito muli upang pangunahan ang episode 344, ikalawang araw ng panibagong buwan na ating pong nilalakbay sa ngayon, buwan ng Pebrero. Yes, Pebrero 2, araw po ng Tuesday, Martes. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos, yes, ang Ride On na ministry. Ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Manalangin po tayo sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos, aming Ama na magiliwin, mapagmahal, maarugan. Kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapasalamat, pinupuri ka namin, winawalhati, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Marapatin niyo, O Diyos, na kami po ay maging karapat-dapat na lumapit sa inyo, Panginoong Diyos, at maging sa mga salitang nais mo na ipabatid sa amin. Linisin mo ang aming mga puso, isipan, pagkaloobin mo kami, O Diyos, ng kasapatan ng pangunawa sa mga bagay-bagay na nais mo na iparating sa amin. May Your Holy Spirit be with us, providing us the wisdom and knowledge, the guidance and inspiration, and allow us, Lord, to be with You for a new encounter and experience in Thee. Bless this time, bless all people who would be in solidarity with this episode. Parapatin mo, O Diyos, na maging maayos po ang internet, ang signal, upang sa ganun, Panginoon, ay tuloy-tuloy ang aming gawain. Sa pangalan ng Yesu Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos at tayo po ay magpuri sa Kanyang banal na pangalan. Ilagak ang ating mga puso sa Kanya. Away, Lord, have Your
ini. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me I give you praise. All that I adore is in you, Lord. I give you my heart, I give you my soul, I live for you. Every breath of my life, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Yes, purihin natin ang Panginoon. Napakasarap na magwalhati, magpuri sa presensya ng Panginoon. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon sa pagkakataon lang na ito, na tunay nga naman na malaya tayo na siya po ay ating pinupuri at winawalhati. Yes, nasa series pa rin tayo. Ang mahaba ng pagdalagay natin patungkol sa the inspiration and authority of Scripture. Nang ginagamit natin ng mga references ay full Gospel Study Bible with some articles underneath, at gayon din ang King James Version, magandang balita Biblia. At ang ating pinakamay na passage, 2 Timothy chapter 2, Chapter 3, verses 16 to 17. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. At lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at pag-akay sa matutuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya purihin natin ang Panginoon at nandun pa rin tayo sa hanay ng ating tinatalakay. Pero ito yung panghuli doon sa ating pagtalakay sa 19 na puntos, at bukas ay itutuloy na natin yung karugtong nito. At nandito pa rin tayo that the Scriptures must be continually beloved, yes, be treasured.
and be a garden ng lahat ng mga Christian na churches at gayon din tayo ng mga lingkod ng Diyos, lahat ng mananampalataya. And under this, mga kapatid sa Panginoon, ay siniris natin ang mahalagang mga bagay na kahalagahan ng ating pagsasanay sa banal na salita ng ating Panginoon. At wala hong exempted dito basta't ikaw ay mananampalataya sa Panginoon, belonging to the body of Jesus Christ. You are indeed supposedly a part of this Bible training, whether it be in the home, yes, in the church, in the school, or wherever a place na ito po ay ginagawa, even in our personal devotion unto the Lord. Yes, kaya napakahalaga yung 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the thing that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to a faithful man who shall be able to teach others also. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay turo mo sa mga taong mapagkakatiwalang magturo naman sa iba. Kaya napakahalaga yung tinalakay natin about knowing this, guarding this, and teaching these tenets. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at nandun na tayo sa ikapitong sub-points ng number one na puntos sa ilalim po ng pagsasanay sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos. Kaya tignan po natin kung ano yung at katkarugtong nito na mahalaga na ating pong isaalang-alang. At malapit naman mapuri itong aking lesson plan. Ano po? Tingnan niyo yung lesson plan ko po. Para na nasa eskwelahan at ganyan na ho kakapal yung nasusulatan ko. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At even at amen sa Panginoon. Kung tatanungin nyo kung ilang ballpen na ang naubos ko, ang dami na ang ballpen na naubos ko mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos. Pero marami akong natututunan dito sa panahon ng global pandemic, quarantine. Yes, purihin natin ang Panginoon. At sinasabayin din natin ang spiritual quarantine. Yes, global spiritual explosion na yan po ay napakahalaga. Yes, nandun tayo sa pinakatatlong pinakalayunin ng pagsasanay sa banal na kasulatan. Napakahalaga, mga kapatid sa Diyos, na kung saan ang tunay at totoong biblical and theological training, whether it be in the seminary, in the home, or wherever, ay na kung saan ito po ay nandun yung kanyang maigting na emphasis. Yes, emphasis. Sa tunay na righteousness and even tunay na holiness, na kung saan ay napakahalaga dyan yung knowing it, experiencing it, being in it, and doing. Ibig sabihin, we ought to apply all of this and then sharing it. Yes, sa halip na ito ay mananatili namang sa ating mga utak na nagsisilbing mga di umanong biblical or theological facts or truths, na para bagang nandun tayo sa academic, pero hindi gayon ang pinakalayon nito. Bagaman napaka-importante po ang pag-asanay sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. In order for us to be more immersed sa salita ng ating Panginoon, at gayon din, kung saan ito po ay nakapagdudulot ng magandang estado ng ating buhay sa Panginoon, gayon din sa ating pakikipagkapwa, at gayon din sa ating ugnayan at pakikibahagi sa kabuang katawan
ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya napaka-importante yan na binibigyan toon yung mga emphasis nito on true righteousness, true holiness, by knowing it, experiencing it, by being in it, and by doing it, and by sharing it, or passing it to those who are to become also faithful to do likewise. Kaya napakahalaga mga kapatid sa Diyos ng mga tinalakay natin and all the pertinent tenets of doctrines na kung saan na yan po ay revelasyon na kinapulutan natin sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos ay kung saan ay nagsasabi ang mga ito ng mga katotohanan upang maging daan, upang ikaw, ako at tayong lahat ay mararanasan natin itong di umanong tinatawag na redemptive salvific truths mula sa banal na kasulatan. Kaya nga ho, hindi lamang ito academic. Yes, kumbaga sa mga tinawag, pinilis, hinirang at sinugo sa seminaryo ay hindi upang sila ay maging marunong lamang, maging substantial, sufficient ang kanilang biblical and theological training, kundi higit sa lahat ano ang nagiging pakinabang nito sa buhay natin. Ano ang nagiging mensahe nito at ano ang ibinibigay nito upang sa ganun tayo na mga mananampalataya, tayo na mga lingkod ng Diyos ay magiging makabuluhan tayo at pakinabang tayo sa lipunan ating ginagalawan mula sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, sa ating iglesia, sa lipunan na ating ginagalawan, and even sa ating bayan na kinararoonan at gayon din sa buong mundo na tayo po ay bahagi. Kaya nga ho mga kapatid sa Diyos, lahat ng ito mga kapatid sa Panginoon na ating pong napag-aaralan sa banal na kasulatan na kung saan ay tumutukoy sa buhay. Yes, at tumutukoy din di umano sa kamatayan, at tumutukoy din sa buhay na walang hanggan, at tumutukoy sa lahat ng mga bagay na magiging pakinabang po sa buhay natin upang ang buhay natin ay maging pakinabang din sa iba ukol sa ating Panginoong Diyos, ukol sa usaping espiritual na pamumuhay. Na kung saan ang lahat ng mga ito, mga ka-ride on sa Panginoon ay nangangailangan po ng ating mga personal and communal na pagtugon. Kaya nakailangan po ng maigting na decision making on how we indeed desire intentionally and decide, yes, to embrace all of these biblical and theological thoughts, yes, na mahalaga po sa atin, lalo na yung mga pinaka-emphasis nito na dinadala sa atin. Kaya dito mga kapatid sa Diyos, ang nagtuturo at gayon din ang mga tinuturuan ay kapwa ho nakikinabang. Yes, kapwa ho na lumalago at kapwa ho na kung saan ay inihahanda ng Diyos sa mahalaga na mga misyon at ministries at paglilingkod na ating pong dapat na tinutugon mula sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga ho ito. Usapin ng ating pananampalataya, usapin ng pagiging matuwid, ng pinapaging banal ng Diyos, at usapin na kung saan tayo ba ay maasahan ng Panginoon na maging instrumento niya upang mapalawak pa ito at marami pa na madala sa paanan ng Panginoon. At marami pa ang siyang masanay sa mga bagay-bagay na ito upang hindi lamang tayo yung nag-e-enjoy sa mga provisions, sa mga promises, sa mga salita ng Panginoon at sa mga idinudulot nito. Yes,
Ano bang sinasabi doon sa James kabanatang chapter 2 verse 17? Even so faith, if it hath not works, is dead being alone. Yes, ang sinasabi, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Totoo po yan, mga kapatid sa Panginoon. Anong kabuluhan ng pananampalataya mo kung wala hong paa? Anong kabuluhan ng pananampalataya mo kung walang mga kamay, walang mga darili, sampung mga daliri sa ating mga kamay, sa ating mga paa? Anhin natin ang pananampalataya kung ikaw ay mapagmataas. Anhin natin ang pananampalataya kung tayo ay mapanghamak sa ating mga kapwa. Anhin natin ang pananampalataya kung ang mga spiritual gifts ng Panginoon sa iyo, sa akin at sa lahat ay kinakalawang at hindi ginagamit. Lalo na sa panahon na ito, mga ka-ride on sa ating Panginoon. God created us in His own image so that image from God. And the entirety of our existence, yes, entrusted to us by God. Ay tunay nga naman na magsisilbing innovators, magsisilbing creators, at magsisilbing napakinabang sa lipunan ginagalawan natin. Especially in this time of time na kung saan, mga kapatid sa Diyos, ay napakaraming problema sa daigdig. Napakaraming mga trials and storms, lalo na itong global pandemic, coronavirus disease 19, including this so-called variant. Yes, sa panahon na ito, mga ka-ride on sa Panginoon, pantay-pantay po tayo sa ngayon. Wala hong mas mataas na church, nasa middle, nasa ibaba. Wala na ho, di umano na kung saan tinatawag na local church, mission church, nagsisimula. Wala na ho yung di umano na tinatawag na templo, katedral. Lahat tayo sa panahon na ito ay equal sa isa't isa. All of us is indeed experiencing this global pandemic, and what we can do is that faith that we receive from God ay magiging konkreto sa buhay natin sa araw-araw saan man tayo konteksto naroon. Kaya nga sinasabi ni James sa Santiago, even so faith, if it hath not works, is dead being alone. Gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Totoo po yan, mga kapatid sa Diyos. Marami hong mga may pananampalatayan. Hindi tayo nag-judge. Pero kulang ang gawa. Di ba merong kasabihan, nasa Diyos ang awang, pero nasa tao ang gawa. Ilabas marami yung puro ngawa, pero kulang sa gawa. Ay importante po yan. Ngayon dito, mga kapatid sa Diyos, ay usapin po ito ng tunay, yung tinatawag natin sa teologya, mga kapatid sa Diyos, the saving faith of Jesus Christ. Ang pananampalatayang nagliligtas, mga kapatid sa Diyos, and only God the Father in Jesus Christ na siyang makagagawa nito. If we have that faith in Him, if we have that open mind and hearts and bodies of knowing it, of experiencing it, of being in it, and of doing it and sharing it. Yes, importante po yan, mga kapatid sa Panginoon. This is so vital. Mga kapatid sa Diyos, that it cannot but express itself sa pamamagitan ng makadiyos na ating pong pamumuhay at pagkilos, paggawa na merong kaakibat na tapat na debosyon ugnayan natin kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas natin.
sa araw-araw, sa bawat sandali ng ating buhay. Yes, works without faith are dead works. Works without faith are dead works. Ang mga gawa na walang pananampalataya ay mga gawang mga patay. Patay ng bata. Gayon din sa kabila nito, faith without works is dead faith. Ang pananampalatayang walang mga gawa ay tinatawag din na mga patay na pananampalataya. Patay ng bata. Yun ang sinasabi ni James. Hindi ako nagsasabi yan, pero pawang merong katotohanan na dinadala yan. Kaya nga ho, ang tunay na pananampalataya natin kay Jesucristo, kinakailangan na lagi hong nagkakaroon ng manifestasyon, laging nagkakaroon ng konkretong magagandang mga revelasyon nito, mga kabahayagan nito. Sa paanong paraan? Sa ating pong patuloy at patuloy na pagtatapat sa pagsunod sa Diyos, kay Kristo Jesus at gayon din sa kanyang mga salita. At gayon din sa ating patuloy na kung saan ay iyong ating pagsunod ng ating pananampalataya kay Jesus ay merong pong tinatawag na kung saan ay compassionate and merciful deeds towards the people who are in need of our ministry. For those who are in need of our helping hand. Anong katuturan ng pananampalataya kung hindi ito mahabagin? Kung hindi ito maawain? Kung hindi ito kakitaan ng pagmamahal sa kapwa, lalo na ho sa mga nangangailangan? Lalo na ho sa mga nasa bingit ng kamatayan. Lalo na ho sila na nasa kalagitnaan ng kawalan. Kasama na dyan yung mga inaapi. Kasama na dyan yung mga nasa marginalized. Kasama na dyan yung mga nasa periferis ng kanilang mga buhay. Kasama na dyan yung mga nawawala ng pag-asa. We belong to the new church, and that church ay kaakibat niya ang buhay na mapagligtas at mapag-restore na pananampalataya meron tayo. Kaya ito na yung sinasabi ni James na kung saan, gayon din naman patay ang pananampalataya walang kalagip na gawa. Well, marami tayong nalalaman sa banal na kasulatan sa ating pag-aaral. Pero kung hindi ho na-apply iyan, kung hindi ho nagkakaroon ng kalakip na gawa yan, kulang na kulang ang pananampalataya. E sinasabi doon sa James chapter 2 verse 22, importante din yan, "Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect." Diyan daw na kung saan ay makikita natin magkalakip ang pananampalataya at gayon din ang gawa. Na kung saan ito ay nagiging ganap ang pananampalataya natin dahil sa ating mga gawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Pakatandaan natin lagi yan. Magkalakip ang ating pananampalataya at mga gawa. Importante yan, mga kapatid, sa Diyos. Eh, dapat natin isaalang-alang yan. Yes, faith wrought with his works. Magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. Hindi sinasabi dito, mga kapatid, sa Diyos na kung saan ang pananampalataya at gawa
ay siyang magliligtas sa atin. Yes, totoo po yan. At maging yung church ay hindi po yan ang magliligtas sa atin. Kundi yan ay mga kaparaanan upang maging daan doon sa tunay na mararanasan natin na kaligtasan sa nagliligtas ang ating Panginoon Jesucristo. Na siya yung patuloy na inspiration natin. Siya yung buhay na ehemplo natin ng pananampalataya, ng pagtitiwala, ng pagsunod at gayon din ng merong kaakibat na gawa. Kaya nga ho dito, ang mga pananampalataya at mga gawa, mga kapatid, sa Diyos ay hindi po kailangan na magkahiwala ito. Kundi, lagi na nagkakaakibat sa isa't isa. Nagsasasama yan, pananampalataya at gawa. Nais mo natin na maging pakinabang ang ating buhay. Nais natin na maging kabuluhan ang ating buhay. Kung nais natin ang buhay na ito ay merong pakinabang ng Diyos at gayon din sa ibang mga tao. Kaya nga merong mga patutuo na nagpapatutuos ng kanilang mga pananampalataya. Kung ano ang nagawa nang pananampalataya nila sa ating Panginoon sa Kristo. Nang kanilang mga buhay ay binago ng Diyos. Na sa kanilang mga patutuo, kahit na napakahirap ang buhay, kahit na mayroong mga pinagdadaanan ng mga pagsubok, they are still in that context of praising and thanking and worshiping the Lord. Jesus. And of course, nandun pa rin ang kanilang pag-asa na kung saan ay may awa ang Diyos. May habag ang Diyos kung ngayon man nalugi ako. Baka bukas, babangon ako. Kung nangihina man ako, baka bukas, palalakasin ako ng Panginoon. Kung meron ng bagyo sa aking buhay sa ngayon, maaring bukas, aahunin ako ng Panginoon. Marami tayong naririnig ng mga patotoo dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Nagpapatuloy ang kanilang courageousness, ang kanilang zealousness, ang kanilang pag-asa na hindi tumitigil. Sapagkat naniniwala sila by faith, by the grace of the Lord, by the love of God, something good will be going to happen again and again. Hallelujah, praise the Lord. Maniwala ho ba kayo na by faith and by God's grace and love, that the soonest time in due time, this global pandemic coronavirus disease 19 variant na nararanasan ngayon ng buong mundo, it will come into an end. And we should pray for that. We should have faith in the Lord Jesus Christ for what He can do for this, for its complete elimination and stoppage. Kaya nga napakahalaga ang ating sama-samang pananampalataya sa ating Panginoon na ating pong natututunan sa banal na kasulatan. Galatians chapter 5 verse 6. Ang sinasabi ni Apostol Pablo diyan sa verse na yan, for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor circumcision, but faith which worketh by love.
underline those words, but faith which worketh by love. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuloy o di tuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang o diyok ng pag-ibig. Importante po yan. Ang pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, it should always be a continuing, remaining, or abiding in the Lord Jesus Christ and His inspired Word. So that our faith in the Lord will continue being nurtured, nourished. So that our faith in the Lord will have good works. Yes, nakaakibat ng pananampalataya na kung saan ang mga iyan ay udyok ng pag-ibig mismo ng Diyos na Diyos ng pag-ibig. Alam din niyo, kapag tayo po ay fully and continuously being intimate with God and His words, na in love tayo, na in love sa ating Panginoon. February ngayon, hindi ho ba? Kapatid na Leminister Leonardo Dado, sinabi nga natin na Pasko ng mga puso. Importante itong pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, siyang unang umibig sa atin at ang pag-ibig na yan ay patuloy na dumadaloy sa iyo, sa akin at sa lahat ng tao. Pero ang tanong, bukas ba ang puso, ang isip at buhay ng lahat ng tao upang yung udyok at dumadaloy na pag-ibig ng Diyos ay pa sa ating lahat? Yeah, marami pa rin mga matitigas ang ulo. Marami pa rin mga tao na kung saan ay panuntunan, ang iyo ay iyo, ang akin ay akin, ngayon kung tatanga-tanga ka, ang iyo akin pa rin. Marami pa rin ang panuntunan sa buhay, makasarili, puro ako, 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 ako. Rather than itong pag-ibig na ito mula sa Diyos, ay tunay nga naman na pinapalaya tayo. Alala ko na naman yung acronym ko ng love. Aking acronym ng love, yung letter L, liberating love, nagpapalaya na pag-ibig. Yung letter O, overhauling love, nag-aayos na pag-ibig. At yung letter B, victorious love, nagtatagumpay na pag-ibig. O dila kanya ay versatile love, jack of all trades, ang umiibig sa Panginoon. Patuloy na nililinang ng Diyos, patuloy na siya hinuhulma ng Diyos. Kung kanya siya nagiging malikhain, dahil siya ay inayos ng Panginoon. Dahil siya ay pinalaya ng pag-ibig ng Diyos at siya ay nagiging pakinabang. Because He loves so much the Lord Jesus Christ and they inspired the Word of God. At ano yung letter E? Everlasting love, eternal love. Forever love. Kay Jesus, sa Diyos, merong forever love. Tandaan natin mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga ho, this Bible, the inspired Word of God, ay patuloy po na minimaintain na ang tao ay saved by faith.
sa ating Panginoon sa Kristo. Basahin ninyo Galatians chapter 2, 15 to 16. Basahin ninyo ang Romans 3, 22. Basahin ninyo ang Ephesians 2, 8, 9. For by grace you have been saved through faith. Without faith, you can never be saved. It is the context of having that faith and trust and confidence and obedience to the Lord Jesus Christ that we can indeed continuously experiencing that continuous saving act, redemptive act of Jesus Christ, of which we can all be recipient of this saving faith. Kaya nga ho, sa passage na yan, mga kapatid, sa Diyos, sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Yes, udyok ng pag-ibig. Kaya nga ho, yung passage na yan na kung saan si Apostol Pablo mismo ay kanyang binigyan ng definisyon ang eksaktong kalikasan ng ating pananampalatay. Yes, saving faith, na kung saan ito po ang tinatawag natin na buhay, na buhay, na buhay, na buhay na pananampalataya. Sa buhay, na buhay, na buhay, na Panginoon at tagapagligtas natin na si Jesus Christ. Kaya nga ho, ang Lord and Savior natin na si Jesus Christ, mga kapatid sa Diyos, is so vital na kung saan ang pananampalataya di umano ay nangangailangan ng kaakibat na mga gawa, na manifestasyon, na ekspresyon, kapahayagan ng ating pananampalataya sa Kanya na kung saan ay patuloy din na nauudyukan, patuloy na dinidiligan, patuloy na ini-inspire at patuloy na minomotivate ng pag-ibig ng Diyos. Lord Jesus, patuloy mo kong udyukan ng iyong pag-ibig. O Diyos, patuloy mo kaming inspire ng iyong pag-ibig. Panginoon, patuloy mo kaming dulutan ng motibasyon ng iyong pag-ibig. Hallelujah at praise the Lord. Alam ninyo, kung hindi tayo nauudyukan ng pag-ibig ng Diyos sa panahong ganitong nararanasan natin, maaring ang mamayani sa ating mga puso ay hatred, galit. Pero dahil tayo ay merong tumpak at tunay na pagkikipag-isa kay Jesus Christ, at mahalaga sa atin ang ating pananampalatayang nakikita na merong kalakip na gawa, na patuloy na inuudyukan, minumotibasyon ng pag-ibig ng Diyos, na sa halip na magalit tayo, na sa halip na tayo panghinaan ng loob, na sa halip na tayo ay sumuko, sumirender na sa buhay na ito, sabihin natin, ayaw ko na Lord, kunin mo na ako. Ang hirap ng buhay sa panahon na ito. Pero, kung bukas ang ating isipan, ang ating puso, ang ating buhay to embrace this amazing grace and love from the Lord Jesus Christ by faith, mga kapatid sa Panginoon, sasabihin natin, mahirap man ang buhay ngayon, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa, Lord, dahil naririyan ka, naririto ka, na kumikilos. Sasabihin
na kung saan ay may plano ka, Panginoon, kung bakit nangyayari ang mga ito. Merong kang panibagong revelasyon, O Lord, kung bakit nangyayari ang mga ito. Tapos dadalayin ka sa Panginoon, Lord, i-reveal mo sa ating ano ba yung mga layunin mo. And then, nakasumpong tayo ng mga panibagong insight, thoughts, revelation mula sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay po sa atin ng pag-asa, ng gana at inspirasyon upang tayo din ay maging extension nang kaudyukan ang motibasyon ng pag-ibig ng Diyos sa atin upang tayo din sa ating kapwa-tao nagsisilbi tayong inspiration, nagsisilbi tayong kasangkapan ng Diyos upang ipatagos sa kanila ang pag-ibig ng Diyos na nakakarating sa atin. Mga kapatid sa ating Panginoon, kinakailangan po ng pananampalataya natin, mga kapatid, sa Diyos, hindi lamang merong kasamang kaakibat na gawa, kundi kaakibat din ang ating tunay at totoo at sinserong pag-ibig at pagsunod kay Jesus Christ. Yes, na kung saan, mga kapatid, sa Diyos ay naipapakita na ipapamalas. Na kung saan ang pag-ibig na yan, ang pananampalataya na yan na merong gawa, meron din siyang kaakibat na patuloy na malasakit? Yes, meron din siyang patuloy na kaakibat na pagiging mahabagin at maawain. At sa kontekstong yan ay meron tayong ginagawa na pagkalinga sa mga nangangailangan ng kalinga. Alala ko tuloy yung Pilipinas kalinga. Yes. Hallelujah at praise the Lord. At sa ganyang nagkakaaki-akibat na mga kaaki-akibat sa ating ugnayan kay Kristo sa pananampalatayang merong gawa na patuloy na inudyukan ng kanyang pag-ibig by grace and by faith in the Lord na naranasan natin ang saving act of faith in Jesus Christ. Lahat ng yan for the glory of the Lord. Lahat ng yan ay for the furtherance of the establishment of the kingdom of God on earth. Na kung saan ay nagbibigay din sa atin lagi ng lakas at tapang upang sa ganun ay tanggihan ng kasalanan. Na nagbibigay din sa atin ng lakas at paninindigan upang sa ganun ay palayasin natin ang demonyo at ang kanyang mapangwasak na paghahari. Mga kapatid sa Diyos, sabi ko nga sa inyo, importante itong pagsasanay natin at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano pang sinasabi ni Apostol Pablo doon sa Romans chapter 1 verse 5? By whom we have received grace and apostleship for obedience for the faith among all nations for His name. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. At gayon din ang pag-akay sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya ay siyang magiging buhay na daan din upang sa ganon ay makasunod sa pamantayan
ng katwiran at gayon din ng kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy natin na paglalagak ng quality time, quality effort, quality na commitment natin and dedication for the Scripture to be studied upon. Yes, to contemplate upon, to learn, to know, and even to put into practice and share to other people. Kaya nga tayong lahat ng mga mananampalataya sa Panginoon ay belonging to the apostleship ministry, the apostolic ministry of Jesus Christ, from Him down to His disciples, the apostles, and of course, sa ating lahat ng mga lingkod ng Diyos at sa lahat po ng mga mananampalataya. Tayo mananampalataya because merong purpose ng pananampalataya niyan ay maging daan din dahil mahal natin ang Diyos at patuloy na ipinararanas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin at gayon din ang kanyang grasya. Inaasahan tayo na kung saan ay kasangkapanin tayo ng Panginoon para sa ministeryo ng pag-akay ng mga tao na sasampalataya kay Jesus at susunod sa Kanya, maging sa Kanyang kalooban at gayon din sa Kanyang mga salita. What a challenging ministry! What a timely ministry! Kahit na panahon na ito na kung saan ay may mga health protocols, we can still do it. Manais po natin gawin. Kung anumang kaparaanan sa panahon na ito, in consideration also of the so-called health protocols, we can still do it. Sapagat maraming kaparaanan na kung saan ay binibigyan ng Diyos sa atin upang tayo makapagministeryo ang pananampalataya natin. Kaya ang importante niyan, obedience to the faith. Akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Pansinin natin mga kapatid sa Diyos na kung saan sa Apostol Pablo sa kanyang sinasabi mula pa sa pasimula ng kanyang epistles at maging doon sa ending ng kanyang epistles ng The Book of Romans. Binabanggit niyan, obedience to the faith. Akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Hallelujah at praise the Lord. At ganyan sinasabi doon sa Romans 16:26, but now is made manifest and by the scriptures of the prophets according to the commandment of the everlasting God made known to all nations for the obedience of faith. Kasintulad din ng kanyang sinasabi. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga Hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa sulat ng mga propeta. Ha, kapatid sa Diyos, the Apostle Paul trying to extend to us, my dear brothers and sisters in the Lord, that faith in terms of obedience. Ang pananampalataya na merong kinalaman sa pagsunod, obedience to the faith. Dahil para kay Apostol Pablo, mga kapatid sa Diyos, ang kalikasan nang nagliligtas na pananampalataya na kung saan ito po ay nadidetermine sa kanyang tunay na intensyon, sa kanyang tunay na layunin.
ng pinakalayon nito, mga kapatid, sa Diyos, pangunahin at higit. Ang pakikipag-isa at pakikipag-ugnayan sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Jesucristo. Sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating tunay at tumpak na debosyon sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating buhay na kung saan ay sa Ilocano aglaplapusanan iti panagyamyaman ken uraypay. Iti kinaragsak, iti imatang ti Dios. Our gratitude and thankfulness to the Lord Jesus Christ. At gayon din ang ating pagsunod sa Kanya na hindi nagmamaling. Importante po yan. Ating pagkikipag-isa patuloy sa ating Panginoong Diyos. Ama, sa pamagitan ng Jesucristo, sa pamagitan ng pag-ibig, ng ating devotion, ng ating gratitude, pagpapasalamat natin sa Kanya at gayon din ang ating patuloy na pagsunod sa Kanya at sa Kanyang mga salita. At so many biblical references na nagiging batayan niya. Ngayon, kumbalikan natin, mga kapatid, sa Diyos yung sinasabi nga ni Santiago at James, o si James doon sa ating paunang tinalakay kanina. Mga kapatid sa Panginoon, even so faith, if it hath that works, is that being alone. Gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Alam ninyo, mga kapatid, sa Diyos, si Santiago o si James ay kung saan ay talaga naman dinedirekta ang kanyang mga pangaral, mga kapatid, sa Diyos laban doon sa di umano na kung saan ay nagsisilbi lang ine-enjoy ang presence ng Panginoong Diyos kasama ng iglesia diyan. Kung ang iglesia ay tulog sa paggawa ng mabuti, kung ang iglesia ay tulog sa kanyang ministries and mission, kung ang mananampalataya ay nag-enjoy na natutulog, na-enjoy lamang yung presence ni Lord. Tinanggap niya si Jesus. Pero kulang na kulang doon sa konkretong kapahayagan ng pananampalataya kay Jesus. Ayan nga, may mga tumanggap kay Jesus na burnout. May mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas nang hihina. May mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas masasakitin ng pananampalataya. Sensitibo ang pananampalataya. Matatampuhin ang pananampalataya. Hindi maasahan ang pananampalataya. Sa halip na ituring ang anuman mga balakid, mga problema, mga sagga sa buhay na ito na nagsisilbing spiritual fertilizers ng ating buhay upang tayo lumago, tumatag at pakinabang sa lipunan ng ginagalawan natin. Yes, kung hanggang doon lamang sa personal relationship with Jesus Christ na walang kalakip na gawa at hindi inudyukan ng patuloy na pag-ibig at grasya ng Panginoon. Walang magiging pakinabang ang pananampalatayang ganun. Kaya nga ho, sinasabi ni James na kung saan ang di umanong pananampalataya na patay, ay patay. It will not produce another people to come to Jesus to experience the saving act, faith and love of Jesus Christ.
Kaya nga ho, ang uri ng tunay na pananampalataya na nagliligtas sa pamagitan ng Jesucristo na patuloy na ito ay nagiging buhay. Yan ang pananampalataya na kung saan ay merong kaakibat na gawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Inuudyukan ng pag-ibig. Kaya nga ho, mga kapatid sa Diyos, ang mga gawa na yan ay hindi po gawa na kung saan ipagmamalagi natin. Ang mga gawa na yan ay hindi po sa sinasabi natin na ang galing-galing ko. Hindi sa sinasabi natin na kung hindi ako ang naririyan, walang nangyari yan na maganda. Di ba? Tapos sasabihin, nakatingin sa taas, galing-galing ko. Wala yan, akong pinakamagaling sa inyo. Walang mangyayari dyan kung wala ko dyan. Kaya nga, hindi nagkakaroon ng multiplication of leadership. Hindi nagkakaroon ng multiplication of ministries and missions dahil doon sa tinatawag natin di umano na works na merong kaakibat na vested interest. Merong personal vested motivation. Merong pansariling kapakanan. Rather than of acknowledging because of God, tinasangkapan niya ako. Dahil sa Diyos, dahil sa pananampalataya, by God's grace, to God be the glory. Nagawa ko ito sa tulong niya. At kapag naman nakakagikita ka ng mga taong pinagtatagumpay ng Panginoong Diyos, na matagumpay na kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos, nagpupuri din tayo, nagwawalhati, pinipraise natin ang Panginoon. Dahil ang pananampalataya niya, lumalago, nagbubunga at nagiging paginaman. Di ho ba, mga kapatid sa Diyos, ang biyaya ng ating Panginoong Diyos at gayon din ang kanyang patuloy na indwelling Holy Spirit, and of course, the continuing intercession of Christ Jesus to all of us, na kung saan ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay, patuloy na gumagawa sa ating mga buhay at gayon din enabling us always may ka-ride on sa Panginoon upang patuloy din tayo na tumutugon sa Kanya sa pamagitan ng ating pananampalataya sa udyok ng Kanyang pag-ibig. Mula sa pasimula hanggang wakas. Yes, to God be the glory always. Kaya nga ho, mga kapatid sa Diyos, mapanganib sa buhay ng isang mananampalataya. Kung wala siyang pagkilala sa grasya, sa pag-ibig ng Diyos na ito, na nahayag sa pamagitan ng Jesucristo at gayon din na walang pagkilala sa indwelling of the Holy Spirit, at gayon din ng patuloy na pakikiisa at maging ang patuloy na pakikipanalangin ni Jesus sa buhay mo, sa buhay ko at sa ating lahat. Lalo na sa panahon na ito, we must always acknowledge this tenet of truth, mga kapatid sa Panginoon. If we want to have that faith with works mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, pansinin nyo, magkaroon tayo ng evaluation, survey. Bakit merong mga pananampalatayang namamatay? Bakit merong mga pananampalatayang naghihinalo? Bakit marami mga pananampalatayang hindi maasahan sa mga nakalipas na panahon at maging sa panahon na sa mga darating pang panahon?
Ano ang kadahilanan? Well, maraming kadahilanan. Ang sinasabi ng sumulat ng The Book of Hebrews, Chapter 7, verse 25. Ang sinasabi doon, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Importante po yan. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Importante ho yan. Nakilalanin natin ang patuloy na namamagitan sa atin sa Kanya at gayon din sa Ama. Siya mismo. Kaya nga sa harapan ng Diyos, wala tayong may pagmamalaki. Kaya nga sa harapan ng mga tao, wala tayong may pagmamalaki. Ang tanging ay may pagmamalaki natin. Dakilang katapatan ng ating Panginoong Diyos kay Kristo Jesus. Ang dakilang pag-ibig at grasya. Ang kanyang dakilang ehemplo. Ang kanyang dakilang katuroan, ipinangaral at ginawa sa kapanahunan niya at magpahanggang sa ngayon at gayon din sa mga darating na panahon. Without the so-called concrete and steadfast intercession of God the Father in Jesus Christ, wala tayong magagawa. Dahil siyang nagpapalubos sa atin, siyang tumutulong sa atin, siya yung nag-i-inspire sa atin, siya yung nagpapalakas sa atin, siya yung nagpapadaloy sa atin ng lahat na mga kailangan natin sa araw-araw. Kailangan lamang natin na magpatuloy na totoong sumasampalataya kay Jesus, umiibig sa Kanya, sumusunod sa Kanya, at patuloy ang ating ugnayan, debosyon sa Kanya. Patuloy ang ating katapatan sa Kanya, pagpapasakop sa Kanya. At patuloy na kung saan ang pananampalataya natin merong kaakibat na mga gawa na kung saan ay nag-aakay sa mga tao upang sa ganun ay manampalataya rin kay Kristo, sumunod din sa Kanya at maranasan din ang mga pangako ng Panginoon, at gayon din na kung saan ay sila din ay masasanay upang sa ganun, kapag sila ay nasanay, mapipakinabangan sila din na umakay din ng mga iba na nasasampalataya at tatanggap kay Jesus, at maging pakinabang sa iglesia at gayon din sa lipunang ginagalawan. Kung ang desire, ang purpose, naisin ng Panginoon ay lubusang mailigtas ang lahat ng mga tao, mga lumalapit sa Kanya, na sa pamagitan Niya mismo. Dahil nga naman, na siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa iyo, sa akin, at sa lahat pa ng nilalang ng Diyos sa daigdig na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos.
Ngayon ay ating pong tunghayan ang mga kapatid na kung saan sila po ay magse-celebrate ng kanilang mahalagang birthday sa araw na ito. Ang kapatid na Rich Choses Allier ng San Pablo City, Laguna, at ganyan ang kapatid na Rochelier Sales ng San Isabela, kapatid na Pebilina Permin ng Santiago City, Isabela, Gloria Vasquez ng Tondo, Manila City, Aylina Sobrepeña Dapuykoy ng Bayumbong, Nueva Vizcaya, at gayon din ang kapatid na Philip Bagisa ng Gapan City, Nueva Ecija, kapatid na Ira Sanchez sa kanyang 18th birthday, granddaughter ng kapatid na Mary de la Peña diyan sa bandang Mercy de la Peña diyan sa bandang Calgary, Canada. Gayun din kapatid na Tangonan Elmar ng Quezon City, Reslin Lay Lingad Kasilan, sawa ng pastor to, Pastor Kasilan ng Dinalupihan Bataan, Gloria Senisel ng New Jersey City, New Jersey, USA. Parang kilala ko ito. Ito po yung nakong saan ay nung kami po ay nagpunta dyan sa New Jersey, New York, na yung kanilang apartment ay dun kami tumira. Yes. Panahon na kung saan napakalamig ang talaga namang kapal ng yelo doon. Yes, napunta rin kami doon sa kanilang farm, sa isang bandang isang lugar din dyan sa United States of America. At gayon din ang kapatid na Remo Rosales ng Manila City, ang kapatid na Monina Boticario Silvestre ng Dinalupihan na Bataan, Reverend Dr. Joel Suarez ng Diyos ay Pag-ibig Christian Church ng Pilipinas dyan sa Balagtas, Bulacan. At gayon din ang granddaughter ng kumaring Merla Bautista ng Malabon City, Metro Manila, si Angel Puwang. Ngayon din po ay birthday niya. At gayon din ang kapatid na Rowena Santos Bonesile. Yes, ito po ay pinsan naman ng anak ni Edwin Santos. Yes, na kung saan ay apo ng Lola. Yes, Lola Mami Biyaya. Kasigurang Domingo, yes, pamangkin niya ito. Nga tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito, mga karay dun sa Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa mga kapatid na ito na celebration ng kanilang birthday sa araw na ito, O Diyos. O anong kaligayahan at panahon ng pagpapasalamat, O Diyos, ang kanilang ibinubulala sa inyo. Lakip ng kanilang mga pagtatalaga ng kanilang buhay, pamilya, at mga pinagkakaabalahan, Panginoong Diyos, hanap buhay. Panginoon, hindi lamang ang mga ito, kundi lahat, di man nabanggit ang mga pangalan, saan man sila nakatira, sa Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa iba pang mga bansa. Batid mo, O Diyos, ang kanilang kasalukuyang kalalagayan. May you be with them, O Heavenly Father, embracing them, extending to them, O Heavenly Father, your amazing grace, your blessing, the sustainability of strength, your safetiness and protection over them all. Lord Jesus, maraming mga birthday pa ang darating sa kanilang mga buhay. Nalipos ng kasaganaan nang gagaling sa inyo. At gayon din na maayos na kalusugan nila. At ang nagtatagumpay na buhay at pamilya, meron sila, Panginoon. Ingatan mo sila at pagpalain, O Diyos, maging ang mga sanggol na pinanganak sa araw na ito. The mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon Diyos. Yes, amen sa Panginoon at ating pong awitan ng mga kapatid na ito na celebration ng kanilang birthday.
kung birthday niyo sa araw na ito, sabihin po ninyo at kayo po ay mabati, may panalangin at maawitan. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Hulo, mawig na waang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling na papalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Hulo, mawig na waang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Hulo, mawig na waang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Hallelujah! At praise the Lord! I-cheer naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Hallelujah! Praise the Lord! At tayo po'y dumako sa ating mga panalangin sa pagkakataon na ito. Yes! Prayer request mula sa ating kinawelya Abizamis. Dati nating kaanib dyan sa bandang Bagong Baryo, Natad Baptist Church, Bagong Baryo, City of Caloocan, Metro Manila. Ang kanyang prayer request, patuloy na pagtatag, paglago ng negosyo, Bishop. Patnubay po at biyaya ng Panginoon sa aking buong pamilya. Manalangin po tayo sa pagkakataon na ito, Almighty and Living God. Maraming maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa biyaya ng buhay na inyo pong ipinabatid sa amin. Sa pamamagitan ng mensahe na ito, O Diyos, na muli nagpaalaala sa amin, Panginoon. Salamat po sa bawat hamon nito. Salamat, O Diyos, sa inyong pagpapaalaala sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong malasakit. Salamat po, O Diyos, sa inyong napagandang plano layunin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mabuhay kami sa pananampalataya, na patuloy na inudyo ka ng inyong pag-ibig, ginagabayan, pinagpapalat, pinatagumpay sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu o Jesucristo naming Panginoon at tagapagligtas, O Diyos Ama, Yahweh. Patuloy, Panginoon Diyos, na kung saan ay pagpalay mong bawat isa, biyayaan mo kami sa lahat ng larangan ng aming mga buhay, palakasin mo kami. At gawin mo, Panginoong Diyos, ng aming mga pananampalataya ay lagi pong merong kaagibat na mabubuting mga gawa at paglilingkod, ministeryo, O Diyos, na nagiging pakinabang hindi lamang sa aming sarili, kundi sa aming pamilya, sa aming kapwa, sa lipunan, aming ginagalawan, Panginoon, at maging sa aming iglesia at sa malawak pa na konteksto ng aming buhay. Kaya maraming maraming salamat po, O Diyos, sapagat patuloy mo kaming pinalalahanan. Napagkukulan namin ng pansin ng pagkapahalaga, Panginoong Diyos, ang inyong mga salita na kung saan ay kinasihan mo, na taglay, Panginoong Diyos, ang kapangyarihan at bisa na magagamit namin, Panginoong Diyos, sa lahat po ng larangan.
Patuloy mo kaming gabayan at pagpalain, Panginoong Diyos, at gayon din po sa prayer request na ito ng kapatid na Welia Bisamis, Panginoong Diyos, upang sa ganon, Panginoon, ay patuloy po higit sa lahat na magiging matatag ang kanilang pananampalataya at patuloy din na lumalago ang kanilang spiritual na pamumuhay, Panginoong Diyos, sa lahat po ng larangan, Panginoon. Pagpalain mo ang buong pamilya ng Abisamis, Panginoong Diyos, yan sa bagong baryo Sitab Calaucan, Panginoon. At gayon din ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang negosyo, Panginoong Diyos, na dumaragdag ng mga branches nito. Maging dyan sa bandang Divisoria, Manila, at maging sa Marilao, Bulacan, dyan sa bandang bagong baryo, Calaucan City, at sa iba pa na kanilang bubuksan sa mga darating na panahon. May you continue to be with them, O Heavenly Father. Assist them, guide them, Panginoong Diyos, at patuloy na patatagin at palaguin ang kanilang mga negosyo samantalang tumatatag ding at lumalago ang kanilang mga pananampalataya at spiritual na buhay, at gayon din nang patuloy din sila makatulong sa iglesia na kanilang kinabibilangan. Patuloy po, Panginoon, na patnubayan mo at pagkalooban ng iyong biyaya, O Diyos, ang buong pamilya ng Abisami sa iyong pag-iingat, sa inyong pagliligtas, sa inyong pagpapala, sa araw-araw at sa tuwi-tuwin. In the mighty name of Jesus Christ, yan pong aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Gayun din po, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, ang prayer request ng kapatid na Ome Inyang Torres Cruz, kanib po ng Bethel Methodist Church, yan sa bandang Dinalupihan na Bataan. Ang kanyang prayer request, amen po, Bishop, pakisama po sa prayer ang pamilya ni I.B. Estrella Alvarez, kaaliwan po ang sumakanilang sambahayan. Namatay po si I.B. sa United Arab Emirates, COVID daw po, and nasabayan ng heart attack, na sana po makilos ang Panginoon, ang kanyang employer na kanyang pinagtrabahuan, na sana po makakuha siya ng benefits sa kanyang pinagtrabahuan at makauwi po ang kanyang labi sa piling ng kanyang pamilya. Thank you po, Bishop, and God bless po sa inyo. Kung nakikinig man ang buong pamilya ng kapatid na Ibe Estrella Alvarez, yan sa Dinalupihan, Bataan, ay pinaparating po namin ang pakikisang damdamin at panalangin sa inyong buong pamilya sa panahon na ito ng inyong kalumbayan at kalungkutan. At manalangin po tayo sa pagkagadoon na ito. Aming Ama at aming Diyos, nakapanghihinayang at nakalulungkot po, Panginoon, na amin pong mabalitaan ng kapatid na I.B. Estrella Alvarez bilang overseas Filipino worker dyan sa bandang United Arab Emirates, na kung saan siya po ay hindi nakatawid sa buhay na ito. Umanaw na at nasa piling mo na, O Diyos, nang dahil po sa COVID-19 at gayon din ang kanyang naranasan na heart attack, Panginoon. Panginoong Diyos, salamat po sa kanyang buhay na ipinaglingkod, sa kanyang employer at gayon din sa United Arab Emirates at gayon din sa bansang Pilipinas, sapagkat ang mga OFWs ay mga bayani ng Pilipinas, aming Ama at aming Diyos. Dalayan po namin, Panginoon, na kung saan ang kanyang buong pamilya dito sa Dinalupihan ay makararanas sila, Panginoong Diyos, ng inyong pagkamalapit, ng inyong pagkakaloob, ng karampatang malasakit, kaaliwan, Panginoong Diyos, at gayon din ng kalakasang kailangan nila mula sa inyong mga salita at gayon din sa inyong banal na Espiritu, o aming Ama at aming Diyos, Yahweh
Jesucristo. Lapatan mo sila, Panginoong Diyos, sa kanilang mga isip at puso ng panibagong pag-asa at kanilang yakapin, Panginoong Diyos, ang iyong pinangako na pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. At anuman ang kanilang pangailangan sa panahon na ito, O Diyos, kanilang ma-receive, Panginoong Diyos. At umasa kami, Panginoon, na kung saan ang employer ng kapatid na IB, Estrella Alvarez, Panginoong Diyos, ay magkaroon din, Panginoon, ng pusong mapagmalasakit at bakmahal upang sa ganun ang naglingkod sa kanila na si IB, O Diyos, ay magpapagkalooban din ng karampatang benepisyo, Panginoon, na kailangan din ng kanyang buong pamilya. At gayon din, Panginoong Diyos, ang Dole at gayon din ang OWA at gayon din po, Panginoong Diyos, ang opisina ng konsul sa embassy ng Pilipinas sa UAE, Panginoon, ay nandun din kanilang assistance at pagtulong, Panginoong Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na makauwi ang kanyang labi na maayos sa piling ng kanyang pamilya dito sa Dinalupen, Bataan, Panginoon. Yes, Lord Jesus, unto thy hands we indeed commit and entrust the whole body, soul, and spirit of Ivy Estrella Alvarez unto your loving care and sustenance in your heavenly abode that you prepared, Panginoon. The mighty name of Jesus Christ, siyan po ang aming panalangin. Pati na po ang aming panalangin sa lahat po ng mga overseas Filipino workers na naroroon sa iba't ibang bansa sa daigdig na ito, Panginoong Diyos. May always be with them with your safetiness and protection. At gayon din, Panginoong Diyos, na maging mabuti, maayos po ang kanilang kalalagayan at gayon din ang kanilang mga employers, Panginoon. Ligtas mo sila. Huwag mo silang hayaan, Panginoon, na mahawaan ng COVID-19. Kundi malakas ang kanilang immune system, pangangatawan at kalusugan, Panginoong Diyos. At maging matagumpay ang kanilang mga trabaho. At gayon din na napagpapala, naiingatan, naproprotektahan din ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas, San Mandaco, sa Luzon, Visayas at Mindanao. In Jesus' name we pray, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon. Ang latest updates ng COVID-19 sa Pilipinas, ay umabot na po ng total cases na 527,272. At gayon din sa buong mundo, kasamang Pilipinas, ayon sa John Hopkins University of Medicine, na umabot na po ang total cases na 103,891,487. At bagaman mula din sa mga ito ay merong total recoveries na 487,574 sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo kasamang Pilipinas. Ang total recoveries ay 75,602,012. Kaya nga po, sa pagkakataon na ito ay magsilapit tayo sa Panginoon. Ipanalagin natin ang mga kapatid na ito, magkaroon tayo ng isang matahimik na pagbubulay at pananalangin sa Panginoong Diyos. At ipagpasalamat natin ang mga total recoveries at gayon din ang mga nasa banigpa ng karamdaman sapagkat sila'y nasa hanay ng total cases ng COVID-19. Panalangin natin para sa kanilang kagalingan, recovery at kalakasan. Manalangin po tayo sa pagkakataon na ito. Sabay-sabay po tayo manalangin.
Yes, Lord Jesus Christ, patuloy po kayo na mahabang bawa sa lahat po ng tinamaan ng COVID-19. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasalamat para po sa kanilang complete healing and recovery, good health and wellness. Matupunan din ang kanilang mga financial need. Kagibat nito, O Diyos, ang aming pagkapasalamat sa lahat ng recoveries. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, namin yung pinapanalangin lahat po sila na nangungulila dahil po sila ay nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay because of the COVID-19 and other reasons of their death, Panginoong Diyos, wherever they are in the Philippines or in other nation, Panginoon, sa buong mundong ito, Panginoong Diyos, may always be with them with your inspiration, with your upliftment and comfort and strength, the hope that they needed. At gayon din ang kanilang mga ang blessing na kailangan po nila, Panginoong Diyos. And unto thy hands, our Heavenly Father, we indeed entrust and commit all of these persons who died because of the COVID-19 at whatever reason, Panginoong Diyos, para sa inyong pag-ahari, pangunguna sa kanila dyan sa inyong inihanda na kaharian. The mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa Panginoon. Yes, mula sa mga Lagman family. At gayon din ang kapatid na dang Lagman ay pinapaabot na kung saan ay nakalabas na po mula sa pagamutan at siya ay nakauwi na. Kaya palapakan natin ang ating Panginoon. Yes, at itir natin ang kanilang buong pamilya. Bagaman patuloy natin ipinapanalangin, Panginoon, ng ganyang complete healing recovery. Aming Ama, aming Diyos, patuloy po na yung pinapanalangin ng kapatid na Dang Lagman na kung saan, Panginoong Diyos, maraming salamat po at siya nakalabas na mula sa pagamutan at nasa kanilang tahanan na, Panginoong Diyos, at dalangin po namin ang kanyang kalubusan ng recovery at healing, Panginoong Diyos, at pagpalain mo siya at maging maayos ang kanyang kalusugan at gayon din ang kanyang buong pamilya na kinabibilangan ay patuloy na pagpapalain mo silang lahat sa araw-araw at sa tuwit-wina at gayon din matugunan ang kanilang financial need. Gayon din, Panginoong Diyos, sa mga iba pa na kung saan ay patuloy po namin ay pinapanalangin ang kapatid na sa Peck Cachola na nakaranas ng mild stroke dyan sa United States of America, at gayon din ang kapatid na Deaconess Sara Bautista Cruz, ang may bahay ng Reverend Federico Cruz Jr. ng Capitol Medis Church na kung saan inag-undergo po ng total abdominal hysterectomy. At siya, Panginoong Diyos, ay nandiyan sa St. Joseph Hospital, Balangas City, Bataan. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Ruel Luzang Yumol sa kanyang dialysis yan sa bandang Maribelas sa Bataan. Ang kapatid na Rosalinda Henel de la Peña, ang kanyang husband, silang Cavite, sa kanilang pinagdadaanan na mga karamdaman. Gayun din ang kapatid na Gertrudis Amores Luud Bilhamor Alamin Telma Villarreal yan sa bandang Mindanao, Panginoong Diyos, sa kanilang mga pinagdadaanan din sa kanilang pangangatawan, Panginoong Diyos. At gayun din po ang kapatid na Ligay Alvarez, Crisanto, Australia, ng Dinalpihan, Bataan. Ano man ang kanilang pinagdadaanan sa kanilang kalusugan, Panginoong Diyos, at gayon ang kapatid na Nori Bibat ng Cebu, Visayas, at ang kapatid na Iyas Holy Espiritu Domingo, dyan sa bandang Qatar. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Jaime Alsaga ng Malabon City, Metro Manila. At gayon din ang kapatid na Florida Estrada Gamoso ng Quezon Isabela, Richard Estrada Basibica. Diyan din, at gayon din ang kapatid na Wilson Andres Cabase. Kanilang mga pinagdadaanan din sa kanilang kalusugan. Remigio Luna ng Home Care Center ng Quezon City, Panginoong Diyos. Kapatid na Leti Lagandasa ng Marilao, Bulacan. Yes, ang kapatid na Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, United States of America, sa kanyang pinagdadaanan na cancer. Binterde O'Connor ng Abukay, Bataan, na mayroong leukemia at nag-undergo po ng therapy. Kapatid na Loida Salomon ng Bataan, na kung saan, Panginoong Diyos, ay maoperahan sa University of Santo Tomas
hospital ng itong darating na February 3 bukas, sapagkat meron siyang bato sa ibabo ng kanyang kidney, Rogelyn Liaban. May din siyang pinagdadaanan na breast cancer, Panginoong Diyos. At gayon din po ang kapatid na Alma Monterbejan de Leon ng Olongapo City, Sambanes. Sa kanyang hindi na po, stomach cancer. Arnold Perdis ng Church by the Highway ng City of Bacoora, Cavite. Sa kanyang mga pinagdadaanan na karamdaman, dialysis. At gayon din ng kanyang mga pangailang pinansya. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Merla Sembrano ng Imus City, Cavite, sa kanyang pinagdadaanan din na colon cancer stage 3. Ang kapatid na Connie Bulgado na may bukol sa kanyang chan for operation. At ganyang kapatid na Rowena Delit ng Mataas, nakahoy ng General Natividad ng Ebeishiha dahil merong bara at bukol sa bahagi ng kanyang katawan at upang ito ay malusaw. Ang kapatid na Deaconess Erlyn si Kayudong Rodriguez ng Davao City at ang kanyang daughter na si Levi Flo Rodriguez na tumaraan sa dialysis mula pa ng 2015 at ang dalawa pang kapatid na nagdadialysis din Gemma Tuan, Perla Pingoy, silang lahat Panginoong Diyos ay mula dyan sa bandang Davao City, Mindanao. Gayun din ang kapatid na Eduardo Rodrin, Panginoong Diyos, na meron din problema sa kanyang chan. At ang kapatid na Brian Mendoza ng Aneg del Pinalbano, Isabela, dahil meron bukol sa kanyang leeg, Panginoong Diyos. Umaasa kami, Panginoon, na kung saan ay tulungan mo ang mga kapatid na ito na kung saan ay dumaranas po ng kanilang mga pinagdadaanan na karamdaman, Panginoong Diyos. Tulungan mo silang lahat. Palakasin mo sila, Panginoon. Maging maayos ang kanilang kalusugan at pangatawan, Panginoon Diyos, sa pigit sa lahat for complete healing and recovery, Panginoon. Pagpalain mo ang mga kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Pagpalain mo sila sa kanilang pangangalaga at gayon ni Panginoon na matugunan ang kanilang mga financial need. At gayon ni sila, Panginoong Diyos, na sa pagamutan, Panginoon, pagpalain mo sila at pangunahan, kasangkapanin ang mabisa, Panginoong Diyos. O aming Ama, lahat po ng laman ng pagamutan, klinika, o maging sila na nasa bahay, Panginoon, dumaranas ng karamdaman, Panginoon. May you visit them personally, Panginoong Diyos, at sila po'y tulungan. Iparamdam na naririyan ka sa kanila, Panginoong Diyos. Maaring gumawa ng himala, pagpalay mo sila na makararanas sila, Panginoong Diyos, ng iba yung kagalingan at kalakasan na kailangan nila sa panahon na ito, Panginoon. Lord Jesus, please heal the Philippines, Luzon, Visayas, at Mindanao at sa lahat po ng mamamayan. At lahat ng nasa sakupan nito, Panginoong Diyos, lugar, yes, dako, mga tao, mga namumuno, at iba't ibang mga establishmento sa gobyerno at gayon din sa pribada at religious institution, kasama ng mga paralan, mga churches, lahat ng mga pastor, lahat ng mga lingkod mo, lahat ng mga lay leaders, membro, o lahat ng mga sectors ng buong bansang Pilipinas, Panginoong Diyos. Hindi lamang ang bansang ito, kundi sa lahat po ng bansa, sa buong ang mundong ito, Panginoon. We pray, O Heavenly Father, for unity, for sobriety. We pray for justice and peace. We pray, O Heavenly Father, for righteousness and holiness. We pray, O Heavenly Father, for continuing spiritual revival and reawakening in every place at sa lahat ng tao, Panginoong Diyos, at sa lahat ng leaders. O aming Ama at aming Diyos, tulungan mo, Panginoon, na kami po ay mapag-isa, nagtutulungan, nagmamahalan, nagmamalasakitan, Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus, help every nation in the respective course of medical precautionary measures on defeating this global pandemic, COVID-19 and variant, Panginoong Diyos. May we come into the context of soonest time, O Heavenly Father, for the curbing of this global pandemic, coronavirus, this 19 and variant, Panginoong Diyos. At gayon din na ito po ay matatapos, Panginoon, sa tulong mo, sa gabay mo,
by your blood, by your power of your Holy Spirit and your words, Panginoon, at gayon din ang bawat pakikisa namin na mayroong kasamang pagsasalang-alang sa mga health protocols, at gayon din, Panginoong Diyos, na may disiplina, Panginoon. Yes, na pa yung pagmamahal sa kapwa, Panginoong Diyos. Umaasa kami, tulungan mo kami na nagkakaisa at nagmamahalan sa isa't isa. Napakaraming problema, Panginoon, sa bawat bansa, Panginoon. Tulungan mo, Panginoong Diyos, na magkaroon ng kalutasan ng lahat ng ito, Panginoon. Palain mo, Panginoong Diyos, ang bawat isa upang sa ganon ay magkaroon ng sapat at patuloy na kabuhayan nang matugunan ang lahat po ng mga pangailangan at tulad po ng mga iba't ibang mga bills, water, electric at kung ano-ano pang mga bayaring, Panginoon, at gayon din para sa pagkain, para sa mga sustenance namin, Panginoon, sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa. Pagpalain mo ang kabuhayan, ang ekonomiya ng bawat bansa sa buong mundong ito, Panginoong Diyos. At muling pagtagumpayin at iangat, Panginoon, at ibangon, Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus, tumitingin kami sa iyo na mayroong pananampalataya. Tulungan mo kami na kung saan lagi na mayroong pong kaakibat na gawa ang aming pananampalataya at pagsunod sa inyo, pagsasabuhay, pagsasaalang-alang sa inyong mga salita at gayon din na patuloy naming i-embrace, tanggapin, Panginoon, ang pag-ibig mo na ipinaparating mo sa amin at gayon din ang iyong mga grasya, Panginoong Diyos. Be with us, O Heavenly Father, for the whole day as we face life and our respective tasks and responsibilities. May we experience another victory, Panginoon, at umasa kami, Panginoong Diyos, with your guidance and inspiration, empowerment, we can do something for the better good of us all, Panginoong Diyos, and for the better good of the society and the family we belong. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang mga paparating pang mga araw, Panginoong Diyos, at gayon din ang kabuuan ng buwan na ito ng Pebrero, Panginoong Diyos, that we may indeed imbibe and internalize your love that will shape us into a loving life and loving spectrum of life and family and society, Panginoong Diyos. Yes, ano man ang mga personal, Panginoon, at family personal prayer request namin, O Diyos, talus mo lahat at ini-entrust po namin sa iyo, Panginoon, pati ng buhay namin, tinatalaga namin na mayroong pagkilala sa lahat po ng aming kamalian, namin pong pinagsisihan. At muli mo kaming buuin, muli mo kaming patibayin, muli mo kami, O Diyos, na kung saan ay kasangkapanin sa araw-araw at sa tuwi-tuwin. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. Ang Ride On Ministry ay patuloy po na kung saan ay nagpapaabot po sa atin ng pangumusta sa bawat isa. Yes, at gayon din na kung saan ay pasalamat sa lahat po ng inyong pakibahagi, pagkikisa sa bawat episode ng Ride On Ministry, lalo na nitong episode 354. Hallelujah, praise the Lord. 344, yes. At gayon din maraming salamat sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry, sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment, at gayon din sa inyong pag-follow sa ating page. Yes, gayon din tingnan natin ang mga kapatid natin na kung saan ay nagpaabot po ng kanilang mahalagang mga comments sa pagkakataon na ito. And we praise the Lord for your inspirational, uplifting comments na inyo pong ipinapadala dito sa himpilan ng Ride On Ministry. At purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Yes, abang ini-scroll po natin yung ating gamit na gadget, hallelujah, and may we continue to comply with the so-called health protocols na ipinapatubad ng ating bansa sa Pilipinas. Yes, at gayon din sa inyo sa bansa na kinaroroonan nyo sa panahon na ito. At tunay nga naman na health is wealth. Yes, prevention is better than cure. Yes, mula sa ating kapatid na Elizabeth Deason. Yes, mula dyan sa bandang at Central Luzon. Sila pikanib ng United Methodist Church. Yes, shout out to dyan at God bless Deason family. Palakpakan po natin sila dyan.
pagkakamang comment ay mas bagong palakpakan. Palakpakan na naman natin ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Mula sa ating kapatid na Regional Bishop at Joey Lapitan dyan sa bandang Church by the Highway ng Christian Values School along Aguinaldo Highway, Sito Bacor, Cavite, ang tagapamahalan ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference ng Pilipinas. Shout out dyan at God bless Lapitan family, of course, in ministry and leadership. Yes, palapakan natin sa lahat dyan. God bless at Kurian Panginoon. Ang kanyang comment ay maidayaw ti Apo. Yes, mapapurihan natin ang Diyos. Hallelujah. At ngayon ba sa kapatid na Tapan, Elizabeth Dixon, ang kanyang added comment, a blessing. Yes, palakpakan natin ang Panginoon. Shower sa blessing. Hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Kaya hindi mo lang sa ating kapatid na Lay Minister Leonardo Dato dyan sa bandang Dubai. Hello, hello Dubai at salat po sa inyo dyan. God bless Dato family. And of course, your ministry. Palakpakan natin sa lala dyan sa bandang Dubai. Ang kanyang comment ay happy Tuesday morning po Bishop and Ate Jean. Thank you very much. At likewise po sa inyong lahat dyan. At hindi mo lang sa ating kapatid na yes, how are you my dear at Deaconess Tina the Heronilla, shout out with yan sa bandang Salcedo, Ilocos Sur, Region 1. Kumusta na kapatid na Diconesa? Kumusta ng buhay dyan? Kumusta ng mga kamag-anak? Kumusta na kailan dyan? Kumusta na yung teaching ministry mo? Yes, namimiss namin kayo dyan at purihin ang Panginoong Diyos. At iparating mo ang aking regards sa inyong lahat dyan. God bless Heronilla family. Palakpakan po natin sa lahat dyan. Hallelujah at praise the Lord. Ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop. Good morning po sa lahat. Thank you very much at good morning po lahat po sa inyo dyan. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At ganyan mo na sa ating kapatid na Achi. Kumusta na kapatid na Achi dyan sa bandang Cebu City, Visayas. Shout out with dyan at God bless you and your family. Palakpakan natin. Natitsir natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay, good morning, Bishop Itongonan, Ma'am Jean, at sa lahat, salamat sa buhay natin, sa lahat ng blessings. In Jesus' name, amen, with the two emoji of prayer and tatlong bulaklak, at gayon din tatlong bilog, lalip apat na bilog pala, palakpakan natin sa mga bilog-bilog niya, at prayer-prayer niya, at bulaklak niya. Yes, hallelujah at praise the Lord at amen sa ating Panginoong Diyos at ganyan mo na sa ating kapatid na yes, kanyang comment ay good morning Bishop Litangonan, Ma'am Jean at sa lahat, salamat sa buhay natin sa lahat ng blessing in Jesus name, amen at amen, palakpakan natin ating Panginoon at ganyan mo na sa ating kapatid na yes, how are you my dear yes, Ronel Andico ay kaanib po ng yes, the Living Water Methodist Church dyan sa bandang Maribel sa Bataan at gayon din nakatira dyan sa bandang Bicutan. Paranaque City, Metro Manila nagtatrabaho dyan sa bandang Ucada, Manila. Shout out dyan at God bless Andigoy family. At God bless din ang work mo. Hallelujah at praise the Lord. Ang kanyang comment ay good morning po, Bishop. Maraming salamat at good morning din lahat po sa inyo dyan. At ganyan mo lang sa ating kapatid na yes, how are you my dear Bishop DSE Joe Vicente ng Gipa Methodist Church yan ng Tayabas City, Quezon, ang tagapamuno ng Rizal, Laguna, Quezon District. Yes, ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference. Shout out with you at God bless Vicente family and of course your ministry and leadership na pinagkakabalan mo. Palakpakan natin at cheer natin ang kanyang buong pamilya at nasa buong pamiling ko. Ang kanyang comment ay, hello everyone, Lord, have your way in me, in us, po papuri sa iyo, sa inyo, aming amang lumikha. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos at hallelujah, praise the Lord. At ganyan mo lang sa ating kapatid na howdy my dear Alma Monteverhen na De Leon, kumusta ng kalusugan mo? At kumusta ng buong pamilya mo? Shout out with you sa bandang Olongapo City, Zambales. God bless Monteverhen Delian family. Palakpakan natin, i-tune natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay, umagang kay ganda, yes, o kay ganda sa inyo ng lahat na nakikinig ng Ride On na Ministry.
Umagang kay ganda Bishop and Ate Jean, kapayapaan ang hatid ng Panginoon sa ating lahat. So far, so good. Okay na po ako, Bishop. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay na rin, kapatid na Alma. Hallelujah. Praise the Lord. Hingal pa din pero hindi na po kagaya ng dati sa biyaya ni Lord. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa parating niyo po akong kasama sa inyong dalangin. Amen at amen sa Panginoon. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po at talaga naman napakaganda ng umaga. Yes, amen at amen sa Panginoon. At yes, pagkapag tayo po lumalabas sa ating mga bahay na nakasuot ng face mask, face shield, sinasabi ko nga sa mga tao na akin pong nakakausap 1 meter away. Sayang naman at hindi nakikita ang ating kagandahan at natatakpan ng face mask as face shield. Sila'y tumatawa, yes, napakaganda tayo. Pinapupugi tayo at pinagaganda ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, tumas at kapatid na Real Bishop Joey Lapitin added comment. Yes, yes, Joshua 1:8. Yes, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Again, how are you, my dear beloved compadre, Reverend Dr. Abiner Agtarap ng United Methodist Church, nakabase ngayon dyan sa bandang United States of America. Shout out with Jen at kumusta kay Kumaring Talits at gayon din sa inyo mga anak. Ilan na bang apo mo at ilan na bang manugang mo? Praise the Lord. Hallelujah. God bless Agtarap family, of course, your ministry and leadership to the agency or whatever ministry you have currently. Palakpakan natin ito. Itsura natin ang kanyang banda. Sa pag-extend my regards kay Reverend Dr. Sir Will Talapian na nandyan din sa bandang USA, mga classmate natin si Reverend Bong Simon, yes, at mga iba pa, palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, powerful message, mamuhay na makabuluhan. Thank you, Bishop Lito. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, welcome to God with the glory. Yes, mula sa tagbatin, our my dear Degonis Rotomicos ng Magoong United Methodist Church dyan sa bandang bayan ng Linamon, Linao del Norte, Mindanao. Shout out with Jan at God bless Tomicos family, of course, your ministry and leadership to the church and society. Panapakan natin, i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay, Happy Tuesday, Bishop Litangonan, Ma'am Jean, and everyone watching. God bless us all. Thank you very much. At likewise po sa inyong lahat, Jen. Hindi mo lang sa ating kapatid na inyong Bishop Joey Lapitin na added comment. Yes, kailangan natin kumilos at gumawa sa panahon na ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos at kayo din. Wala sa ating kapatid na, how are you, my dear LB Andikoy, kaanib po ng Diyos na Living Water Medicine sa Barangay Kapkaben, Maribelas, Bataan, Shuttle with Jen at God bless Andikoy family. Palakpakan natin at sir natin ang kanilang pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan ka pa ba sa bandang Bigutan? Yes, Parinaque City, kapatid na LB. Yes, ang kanyang comment ay, masaganang umaga sa lahat ng listener at watchers. Pagpapanga sa buhay ng ating bishop at buong pamilya. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Yes, mga sabi kapatid na Real Bishop Joey Lapitan added comment, pananampalatayang may kalakip na gawa ay napakahalaga. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At dito na sa kapatid na Mirna Sanchez Rapanan Dakanay dyan sa bandang Sydney, Australia. Shout out with Jan at God bless you all. God bless Rapanan at Dakanay family. Yes, please extend my regards to loving husbandry at gayon din sa inyong mga kids, mga apo sa tiba ba. Yes, palapakan natin. God bless Rapanan Dakanay family. Cheer natin ang kanilang pong pamilya. Ang kanyang comment, a blessed Tuesday to you, Bishop, and to ride on the ministry. God bless us all, always and forever, from Sydney, NSW, Australia, with one emoji of prayer at dalawang bilog ng mukha na merong mata, ilong, at merong labi. Paalakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. How are you, my dear Teresita Herman, dyan sa bandang Baguio City, Benguet Province, Region 1, Luzon, Shuttle with Jan at God bless Herman family. Palakpakan natin, i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. God bless you. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay, Happy Tuesday po, Bishop and family. Stay safe.
God bless us all with 3 emoji of prayer. Thank you very much. At gayon po lahat po sa inyo dyan. At comment mo lang sa ating kapatid na Reyol Bishop Joey Lapitan. Naroon ang ating paghahabag, lalo na sa mga nangangailangan sa panahon na ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Mula sa ating kapatid na Bishop D.C. Joe Vicente added comment. At itong kanyang sinabi, yes, Romans chapter 10, verse 17. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. May dalawang uri ng pananampalataya, ang tama at ang mali na pananampalataya. Ang nasa tamang pananampalataya ay ang mga nagkakaroon nito dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang hindi at tamang pananampalataya ay ang sumusunod lamang sa kinagisnan na pinamumuhay na pananampalataya ng mga magulang na di naman nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya nga't ang tamang pananampalataya ay siyang nakakapagligtas, at ang maling pananampalataya ay di makapagliligtas. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Yes. Added comment na sa kapatid na LB Andikoy, ang ating pananampalataya kailangan may gawa, hindi ka puro ngawa. Yes. Gumawa ng walang ingay, may nakakatunghay sa iyo kapatid. Huwag kang gumawa sa mga taong ang gusto'y nakalagay ang pangalan nila sa donated by. Pagkatapos ay 5 tuldok. Yes, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Alam mo kapatid na LB, meron akong naalaala dyan sa kwento mo. Hindi ako magsasabi ng pangalan kung sino po ano, pero ito po ay personal na experience ko ito ano. Kung saan ay minsan ay nadistino ako sa isang lugar, hindi ko na sabihin kung anong taon 'yon, ano po ang na kung saan ay mayroong pangunahing laygo doon. At ilang linggo pa lamang ako doon sa church na 'yon ano. At every Sunday nagse-sermon ako, pagkatapos ng sermon ay kamayan sa bandang harapan ng entrance ng church. Pagkatapos ay nagalit sa akin, bakit mo ako pinatamaan sa iyong sermon? Bakit mo kinikwento ang aking buhay? Eh wala pa akong isang buwan doon sa church na yan. At pagkatapos ay merong project doon na kung saan ay siya pong nag-donate. Ang isang yung pong bomba, yan, lumalabas ang tubig, ano po? Puso, ano po? At akong pastor doon at pinapagawa yun. Pagkatapos ay ilagay mo dyan sa harapan niya na donated by ganito ang pangalan. Pagkatapos ay nilagay ko, pero ang delete yung letra. Nang dumating ang isang linggo, sinabi niya, nakita niya. Sabi niya sa akin, ay pastor, bakit naman ang liliit yung letra na nilagay mo doon? Galit siya. Okay lang. Pagkatapos ay pagdating ng Lunes, pinalitan ko yon, nilagay ko na mga letra. Pagkatapos dumating ang Linggo, nakita na naman niya, bakit ang laki-laki ng mga letra? Pastor, nagalit na naman. Ano bang gagawin ko sa taong ito? Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen, Panginoon. At pinanatili ko napakalaki ng kanyang pangalan doon sa kanyang idinonate. Yes. Nakarelate tayo sa sinasabi mo, kapatid na LB Andikoy. Yes. Another comment muna sa ating kapatid na Regional Bishop Joey Lapitan. Makita ang tunay na pagmamalasakit ang di pakitang tao lamang, dahil marami din tao sa panahon na ito tumutulong para maging sikat at may taas ang sarili. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes. At sabay-sabay natin sabihin ay, aray ko po, aray ko. Yes. Muna sa ating kapatid na Teresa de Herman added comment. Bishop, patuloy lang po nga isama sa panalangin si Manang P. Cachola. Nakakonfine po siya sa Methodist Hospital sa Sacramento, California. Na-stroke po siya 2 beses na po. Thank you po, Bishop, sa prayer. Yes. Amen at amen, Panginoon. Yes, we continue to reiterate and intercede with this particular prayer request for the welfare of Manang Thea Cachola, Panginoon Diyos, for her complete healing and recovery, good health and wellness, and for the blessing for this for her family, Panginoon Diyos, para matugunan ang kanilang mga pangailangan, Panginoon, at gayon din na pagpalain po ninyo, O Diyos, ang pag-amutan ng Methodist Hospital, Panginoon, dyan sa Sacramento, California, Panginoon Diyos. In the mighty name of Jesus Christ,
Amen at amen sa Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon. At please extend my regards sa kanya at subukan ko rin na makaugnay ang kapatid na Pekatsyola sa kanyang, kung meron siyang Facebook account. Yes, yes, with the three emoji of prayer at gayon din nakakaway na ganyan. Hallelujah, praise the Lord. Yes, adoration sa kapatid na General Bishop Joey Lapitan. Laging magkasama ang pananampalataya at gawa. Hindi natin ito dapat paghiwalayin, pero minsan pinaghihiwalay natin ang dalawang ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes. Mahal mga kapatid sa Diyos, ang pinagsama ng Diyos na pananampalataya at gawa ay huwag paghiwalayin ng tao. Yes, hallelujah, praise the Lord. Yes, I worry my dear Tapan dyan sa bandang Kingdom of Bahrain, shoutout with dyan mga Pilipinos. Yes, how are you my dear Nitz Beaton? Yes, God bless you all. God bless Beaton family. Of course, your family, saan man sila naroon, sa Pilipinas o sa ibang bansa. Yes, palakpakan natin sila. God bless Beaton family. Check natin ang kanyang pamilya. Ang kanyang comment ay happy day. Good morning to everyone. Cried on ministry. Glory to God. Thanks God. New day. Guide me, O Lord. Yes, puli ng Panginoon at good morning din. At mula sa ating kapatid na yes, how are you my dear Rosemary Paking Alberto from City of Balanga, Batang. Shout out with Jan at God bless you and of course your family. God bless Paking Alberto family. Panapakan natin, i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Yes, ang kanyang comment ay good morning po. Maraming maraming salamat. Good morning po sa inyong lahat dyan, kapatid na Rosemary and family. Yes, shout out to Bijan sa bandang Cavite City, Cavite. Shout out to Bijan, God bless kapatid na Beron at yes, at Marcus. Shout out to Bijan at God bless you all. Palakpakan natin Marcus family. Hallelujah and praise the Lord with three emoji of prayer. Ang kanyang comment, good morning to everyone. Thank you very much. Good morning din sa lahat po sa inyo dyan. Yes, added comment mula sa kapatid na General Bishop Joey Lapitan. Ang faith sa panahon na ito ay napakahalaga, kaya't patuloy natin tingnan ang mga nangyayari na hanggang ngayon na hindi pa natatapos ang pandemic na nagbabanta sa atin ng pagkapahamak at pagwawasak, kaya dapat mananatil tayong matatag at inaantala pa ang pagwawakas upang ang tao ay magbago. Kaya't salamat sa faith ng bawat isa. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At ganyan added comment mula sa kanya, wala tayong dapat gawin ay magkaroon ng faith na udyok ng pag-ibig, buhay na faith. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At ganyan added comment mula sa ating kapatid na Bishop Joby Sante. Marami pong tinatawag na mananampalataya at sila'y relihiyoso. Mapagpasalamat, subalit di naman sila nagbabago. Bibig nila hindi mapigilan ng manira pagkat chismosa at mapagmumura. Ang iba pag umaten sa Bible sharing sila ay kagalang-galang pagkatapos ng Bible sharing. Pagulong-gulong na kasi kasama ang pag-iinuman sa gawain nila pagkatapos ng Bible fellowship. Sabihin natin, aray, palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Alam mga kapatid na Bishop Adjo ay naranasan kasi natin yung panahon na kung saan ay pag-ewang-gewang tayo ng panahon ng kabataan natin, panahon ng college, na kung saan ay yun pong tinatawag na virgin coke, ano? Yes, beer saka gin saka yung coke. At ang tonggaban noon ng alag ay talaga naman sa banyen at sinasalok ng nagko talaga. Buti na lang binago tayo ng ating Panginoong Diyos. Sana palakpakan na nga natin ating mga sarili. Ngayon ay nalalasing tayo sa salita ng Panginoon at gayon din sa kapuspusan ng kanyang banal na Espiritu. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Yes, added comment muna sa kapatid na Regional Bishop Joey Lapitan. Kailangang humingi tayo sa Diyos ng lakas ng loob na udyok ng pag-ibig na mula sa Diyos upang malagpasan ang matinding dagok ng buhay. At kung tayo'y may matatag na faith,
mananatili tayong nakatayo, nakasama siya. Yes, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise naman. Yes, how are you my dear sharer, mercy, mangubatsang. Yes. Yes, mula dyan sa bandang may kawanyan na Bulacan. Kumusta kayo dyan? Shout out ulit dyan mga Bulakinyos. At God bless, mercy, mangubatsan. Palakpakan natin sila dyan. God bless you. Yes. Hallelujah sa ating Panginoon. Yes. Kapatid na Achi, kamag-anak mo ba ito? San ang kanyang pilyado? Hallelujah. Praise the Lord. At tatlong amen ang kanyang emoji. Yes. Maraming salamat ganyan mula sa debate regional Bishop Joey Lapitan added comment. Dapat natin kailangan ng mga kapatid na nangangailangan ng kalinga, ang tunay na kalinga, hindi pakitang tao na kalinga, kundi kalingang totoo upang sa pamagitan natin maranasan nila ang Diyos na mapagkalinga. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. At ganyan mula sa debate na Bishop Joey Vicente added comment. Ang Hebrew word na emuna, which is faith, the meaning to the Jews, is a lifestyle work of steadfast reliability. Nagpapatunay na ang tunay na pananampalataya ay kalakip lagi ng gawa. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Yes, steadfast reliability. Yes. Lifestyle work emona. Yes, puri ng Panginoon Diyos mula sa kapatid Daniel Bishop Joey Lapitan added comment. Kasangkapanin tayong lahat at kapit kamay upang lumabas tayo kumalinga at mag-akay ng mga tao upang kumilala sa Diyos na sumusunod sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan mo na sa kapatid na sharer, mercy, mangubatsan ng kanyang comment, amen with three emoji of prayer. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. At ganyan mo na sa kapatid na educator Jocelyn Makatugal Bakling. Yes, ang pinakamamahal na asawa ng ating Reverend Alex Bakling ng Yes, the Living Water Methodist Church, Barangay Kapkabin, Maribeles, Bataan. Shout out to John. At God bless your God bless Bakling family and your ministry and leadership. Palakpakan natin sila na dyan. I-check natin ang kanyang buong pamilya, ang kanyang community better late. Yes, ready mo na sa ating kapatid na Renewal Bishop Joel Lapitan added comment. Ikaw at ako, kapatid, na inasa ng Diyos upang maging daluyan ng pagpapalan na mula sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos at ready mo. Wala sa ating kapatid na how are you my dear Deaconessa Merlin Sebastian, ang kalinga ng bayan ng M. Pilipinas, kalinga. Yes, shout out to me sa San Fernando City, Pampanga, May Kenny. Wow, yes, napakasarap ang mga longganisa dyan at gayon din ang mga ano ba yung isa pang pulang baboy, mahalang baboy ngayon, ano na? Yes, Tusino, hallelujah at praise the Lord at amen. Shout out din dyan sa inyong bayan sa Bungabong, Nueva Ecija at gayon din sa iyong destino dyan sa bandang mega church ang M. Pilipinas ng Kabanatuan City. Yes, Nueva Ecija. Yes, I'll be dyan at God bless Sebastian family, of course, and ministry and leadership. Palakpakan natin. I-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah at praise the Lord. Ang kanyang comment, mabiyang umaga po sa lahat. Patuloy pa din po natin ipanalangin si DSE Babes Marcelo na patuloy na kagalingan ang maranasan niya. Salamat po. Yes. Yes. Thank you so much for that info. Yes. Pinaparating po natin sa bawat isa na nag-pray request po na inyo pong sabihin kung ano po ang mga development ng ating mga ipinapanalangin sapagkat bagay pinapanalangin natin ngayon ay papanalangin pa natin sa sunod na bandang Pebrero at magaling na sila at ang panalangin natin ay na-stroke pa rin sila. Yes, manalangin tayo sa pagkakataon na ito. In the mighty name of Jesus Christ, thank you very much for this current info. Sa kalagayan po ng aming kapatid na kamanggagawang DSE Reverend Babes Marcelo Panginoon ng Pandi Bulacan at aming lingkod dyan sa bandang Trinity Methodist Church ng Valenzuela City, Metro Manila, dyan sa Barangay Punturin. Huwaming amat aming Diyos, patuloy po namin na siya'y nilalapit sa inyong paanan para po sa kanyang kalusugan
Panginoong Diyos, we pray for complete healing recovery, good health and wellness para po sa Kanya, Panginoong Diyos. Tulungan mo siya. Pagpalain at gayon din ang kanyang pangailangan sa araw-araw. Pagpalain mo ang kanyang pinamumunuan, Panginoong Diyos, na local church, ang Trinity Methodist Church, Panginoon, nang patuloy na ito ay lumago at mapagpala pa, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon. At kung nakikinig ka naman, kapatid na DSE Reverend Babes Marcelo, pagagalingin ka ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Yes, added comment mo na sa ating educator Jocelyn ng Makatugal Baklid. God bless us all, watchers, viewers, and hearers. Maraming maraming salamat po. Palapakan natin ang Panginoong Diyos. God bless you too. And to all of you, ang mga sa kapatid na Bishop Joby Shante, added comment. Maraming tinatawag na deboto na sila'y tinuturing na masugid na pananampalataya, mananampalataya, ngunit ang susunod nila at tradisyon ng simbahan na ipinagbabawal ng Diyos na nasusulat sa salita niya. Kaya't gawin ang magpatotoo at maghahayag ng salita ng Panginoon upang ang nasa maling pananampalataya ay makaakay sa tama. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Nakatuloy nga naman na tayo po ay kasangkapanin ng Panginoon na magpatotoo at magpahayag ng salita ng Panginoong Diyos upang sa ganoon ay maraming maakay sa paanan ng Panginoong Diyos. Yes! Added comment mo na sa ating educator, Jocelyn Makatugal Baklid. Gumising tayo, mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Gumising daw tayo. Hallelujah, praise the Lord. Kailangan gising na gising ang ating pananampalataya. Kinakailangan na gising ang ating mga paggawa, ang ating mga ministeryo. Kailangan na gising ang ating pag-ibig sa Diyos. At kailangan na gising ang ating diwa at puso at buhay, bawat himay-may ng ating buhay para po sa ating mga pagpupuri, pagsamba, pagwalhati at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes. Sabihin mo sa katabi mo dyan, 1 meter away, yes, social distancing, gumising ka, yes, gumising ka, yes, hallelujah, yes, added comment mo na sa ating batid na Dear Bishop Joey Lapitan, thank you Lord, we use us now to be a channel of blessings, all glory and honor is yours, palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos at lady ng added comment mo na sa Renewal Bishop Joey Lapitan. Iwaksin na natin ang mga gawang hindi pakinabang kundi makita sa atin ang buhay na pananampalatay. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. At lady ng added comment mo na sa tigbatid na Diconis Merlin Sebastian. Ang totoong mananampalataya ay tinutularan ang halimbawa ng Panginoon, kumakalinga at daluyan ng pagpapala lalo sa mga nangangailangan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Sabi sa ating kapatid na Lemirisal Yonon Dado, added comment, maraming salamat po sa buhay na pananampalataya na kaloob ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Buhay na pananampalataya. Yes, added comment po na sa ating kapatid na Regional Bishop Joey Lapitan, yung ibon nang dumapo sa ulo ng kalabaw, ang sabi niya, mas malaki at mas mataas na ako sa iyo. Minsan ganyan tayo, akala natin tayo na ang pinakamarunong at pinakamataas. Kaya dapat maging kagaya ng kawayan na habang tumataas, yumuyuko at bumababa. Yes, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon Diyos. Added comment po na sa Tribunal General Bishop Joey Lapitan. Thank you Lord sa inyong pahayag sa amin sa araw na ito. Through your servant, Bishop Lee Pangonan, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Yan sa wali, my dear Elijah Tangonan, dyan sa bandang may kawayan na Bulacan, siya tuloy dyan at Galvez Tangonan family, palakpakan natin, i-check natin ang kanyang buong pamilya, ang kanyang comments ay magandang buhay sa lahat ng mga mananampalataya sa Panginoon. Palakpakan natin, magandang buhay, yes. How are you, my dear Sheila Marie Angkiliano Kalahi dyan sa bandang Bigan, Ilocos Sur, Region 1, Luzon. Siya tuloy dyan at God bless you all. Yes, kumusta, nakauwi ka na ba dyan sa bandang Laor? Yes, sa amazing grace na
Amazing Grace Methodist Church. Yes, hallelujah, praise the Lord. O rin, Panginoon, God bless ang Kilyano Kalahi family. At kumusta rin ang iyong mahal sa buhay dyan sa bandang Muntinlupa City, Metro Manila. Palakpakan natin sila. Hallelujah, at praise the Lord. Ang kanyang komento, hello po, Pastor Joey Lapitan. No, hello, hello daw, kapatid na Bishop Joey Lapitan. Mula kay kapatid na Sierra Maria. Yes, kayo naman sa kapatid na Teresa Herman added comment. Amen at amen sa Panginoon with the three homage of palakpak bayan o kaway. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Yes, mula sa ating kapatid na Sierra Maria Antiliano Kalahi added comment. Yes, amen Lord. Good morning po. Palakpakan natin ang Panginoon. Good morning Lord. Yes, mga sa kapatid na Bishop Joe Vicente added comment. Yes, let's share the word of the Lord. Magpost ng magpost sa Facebook sa may story kahit na TikTok pa ng Bible verses. Make it public para mabasa ng buong mundo at makatulong tayo sa paghahayag ng tamang pananampalataya. Mark 8 verse 34, kung ikinahiya. Mark 8 verse 38, kung ikinahiya ninyo ang aking mga salita sa makasalanang mundong ito, ay kakahirin ko kayo sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Yes, kung nagbabasa tayo ng Bible at nakikinig at mga Android phone tayo, nasa atin ang katungkulan upang ibahagi ang salita ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, palakpakan din natin ang kapatid na Bishop Joe Vicente sapagkat araw-araw din meron siyang ipinipost sa kanyang Facebook at gayon din sa Messenger. Palakpakan natin! Yes! At gayon din sa lahat po ng naglalagay ng mga posted inspirational thoughts from the scripture, so challenging and uplifting. Palakpakan natin sila lahat. Hallelujah, praise the Lord. Yes, mga sa kapatid, let me share you not the dato, added comment, Bishop, pakisamo po sa panalangin, Mrs. ni Pastor Levy Valenzuela, si Delia Valenzuela, nasa Qatar po sila. Masaya at buhay na buhay po ang kanilang pananampalataya. Palakpakan natin, buhay na buhay ang kanilang pananampalataya. At manalangin tayo sa pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos. Maraming salamat po sa balita na ito at prayer request ng kapatid na Lemister Leonardo. Sa kalagayan po ng kapatid ng Pastor Levy Valenzuela at gayon din ang kanyang minamahal asawa Delia Valenzuela, Panginoon, dyan sa bandang Qatar, Panginoong Diyos. Pagaman na sa malayo silang lugar, Panginoon, na kitang-kita, Panginoon, ang manifestasyon ng kanilang buhay na pananampalataya at paglilingkod, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. And may you continue to bless them both and their family, Panginoong Diyos, and their work and ministry na kanilang ginagampanan, Panginoon. At umasa kami, Panginoong Diyos, that you will always be their inspiration, their light, their empowerment, their knowledge and wisdom, Panginoong Diyos, their strength, and of course, their protector and their safety, Panginoon. Kaya nga po, Diyos, pagpalain mo sila at maging buong pamilya ng dato, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, everybody will say, amen at amen sa Panginoon. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. Kailangan po na buhay ang ating pananampalataya. Yes. Gayun din po ang kapatid na Howdy, my dear Lady Lacandazo ng Marilao, Bulacan. Kumusta ang buhay dyan? Kumusta kayo mga Bulacanius dyan? At kumusta ang kalagayan dyan? Physics and regards your family. God bless Lacandazo family. Good health and wellness. Healing para sa iyo. Palapakan natin. I-cheer natin ang kalimbo ng pamilya. Ang kanyang comment ay, good morning, happy Tuesday, and God bless us all. Thank you very much. And same to you dyan. Di ba na sa kapatid na Bishop Joe Vicente? Added comment, yes, marami pang mga bulag sa ating mundo na akala nila tama ang kanilang pananampalataya. Ngunit ang totoo ay mali, kaya napapanahon na makitulong sa layuning pagliligtas ng Panginoon. Lalo pat tayo'y nasa pandemya na patuloy na nambibiktima ng buhay ng tao. Palakpakan natin ang Panginoon sa hamon na yan.
Mas mga sa kapatid na Gilia Diograsya sa Mendoza, yes. How are you, my dear? Kumusta ang buhay? Yes. Kumusta kayo dyan sa bandang Qatar? Yes. Kumusta ang mga Pilipinos dyan? Kumusta ang trabaho dyan? Kumusta ang inyong mahal sa buhay? Yes. God bless you. Diograsya sa Mendoza. Palakpakan natin, i-cheer natin ang kanyang buong pamilya dyan sa bandang Qatar. Ang kanyang comment ay, thank you, Lord. Salamat po sa Diyos sa buhay mo. Sa buhay mo, Bishop. God bless always, Paul. Maraming maraming salamat din po. Welcome and to God be the glory. At ganyan pala sa ating mga kapatid na magbibigay pa ng kanilang mga comments after this live streaming. Maraming maraming salamat po at patuloy po kayo ng pagpalain ng Panginoon sa araw-araw at sa tweet-tweet na, yes. Ang mga iba na kung sana hindi po lumalabas dito sa ating, nasa ating harapan, nag-gadget, yes, pero nandun sa bandang laptop. At ating pong atunghayan yan, yes. At ano bang pakiramdam ninyo sa mga comments na ito ninyo po napapakinggan? Alam po, alam ninyo, bilang lingkod ng Diyos ay marami din tayong natututunan, marami mga challenges at maraming mga inspiration na kung saan ay we have to be inspired, yes. We have to be uplifted. We have to be nurtured. And we have to be strong, yes. Purihin ang Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po itong ginagawa natin, mga kapatid, sa Diyos. Kaya kahit na araw-araw ito, mahirap man ito, ang mga preparation na ginagawa natin ay na nakapagbibigay po ng kagalakan at naibsan tayo, yes. At gayon din akong saan ay talaga naman na-encourage tayo lalo, yes, muna sa ating kapatid na, yes. Yes, muna sa ating kapatid na Marieta Sarmiento Lutino, yes. Nice to meet you in this live streaming. Where are you in the Philippines or beyond the Philippines? Yes, wherever you are. Yes, shout to be dyan at God bless Sarmiento Lutino family. Palapakan natin sila lalo dyan. At ito naman natin ang talagang buong pamilya. Ang kanyang comment ay, thanks Lord for us. Yes, we have to thank the Lord always. Puri ng Panginoong Diyos at ganyan mula sa ating kapatid. Yes, how are you, my dear Oma Inyang Torres Cruz? Kanib po ng Bethel Methodist Church, Barangay Magsaysay ng Dinulpehan, Bataan. Shout out to at God bless Torres Cruz family. Panapakan natin i-cheer natin ang kalambong pamilya. Ang kanyang comment ay amen at amen. Yes, amen at amen. Yes, please extend my regards to the Alvarez family, yes. At ganyan ang kanyang added comment. God bless you po, Bishop Lito and Miss Gina Grace at Tangonan. Lalo po kayong palakasin ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po. Palapakan natin ang Panginoon. At gayon din po na lalo kayong palakasin at lalo tayong palakasin ng ating Panginoon. Yes. Hallelujah, praise the Lord. At gayon mo na sa kapatid na LBM Decoy, nakita ko na naman yung jacket na napakaganda na kulay yung light blue at gayon din ang napakagandang sombrero. Palakpakan natin po, palakpak siya. Hallelujah, praise the Lord at amen sa Panginoon Diyos. Kailan kaya tayo magkakaroon ng sombrero na yan, kapatid na Bishop Joe, Bishop yes, Joey? Ang ganda na sombrero yan. Pumapalakpak at hindi po natutupi. Yes, mula sa ating kapatid na Deaconess Merlin Sebastian added comment. God bless po Bishop Lito Tangonan, Tita Jean, Lola Ganda at sa ating lahat mabuhay. Maraming maraming salamat. Palapakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Mula sa ating kapatid na LBM Digoy added comment. Opo Bishop, nandito pa po ako sa Parañaque with my husband. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Yes, hallelujah, praise the Lord. And enjoy being you with your husband. Yes, hallelujah, praise the Lord. At ikis mo ako sa iyong better half. Yes. Yes, muna sa kapatid na birthday celebrant. Yes, Reverend Dr. Joel Suarez ng Administrative Pastor ng Diyos ay Pag-ibig Christian Church ng Iglesia Metodista sa Pilipinas dyan sa Balagtas, Bulacan at gayon ng educator dyan sa bandang yes, Philippine Christian University Philippines dyan sa bandang Manila Campus. Yes, shout out with you Suarez family and again, happy birthday. Pagpalain kayo ng Diyos sa araw-araw at sa titwin at gayon din pamilya mo at gayon din ng iyong ministry at leadership at academic ministry. Palakpakan natin at purihin natin Panginoong Diyos. Ang kanyang comment, salamat Ate Jean, Bishop Litonganan sa pagbati. Welcome po with one emoji of prayer at gayon din ng puso.
At gayon din yung isang emoji pa na nakaganon. Palakpakan natin ang Panginoon. Talaga naman nakaganon. Ibig sabihin nun na healthy, healthy siya. Hallelujah, praise the Lord. How are you, my dear Architect Rodrigo Rodlagman? Yan sa bandang Dangkol, yes, ito ba lang bataan at gayon din dyan sa Trinity Methodist Church na barangay Punturin, Valenzuela, Metro Manila, shoutout dyan at God bless Lagman, family and of course, your ministry and your leadership to the National Board of Trustees at the Iglesia Methodist sa Pilipinas. Puri ng Panginoong Diyos, shoutout dyan at God bless Lagman family, palakpakan po natin sila lahat dyan. Palakpakan natin ang Lagman family sapagat nakauwi na pa ang kapatid natin si Dang. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay, thank you, Bisha, for all the prayers. God bless your ministry. Thank you very much. To God be the glory. And may the Lord be with you always, lalo na kay Dang, good health and wellness. Kay Charles, nang inyong anak, good health and wellness. Yes, hindi ba lang sa ating kapatid na LB Andicoy added comment. Yes, nakakadagdag kaalaman at challenge din kung minsan ang mga comments. Yes, palakpakan natin ang Panginoon. Yes, and may we be a challenge and challenge and challenge again and again. Yes, yes, mula sa ating kapatid. Yes, how are you, my dear Bilma Domingo? Kanib ng, yes, Pansol Methodist Church ng Pansol Diliman, Quezon City, Metro Manila. Shuttle with Jan at God bless Domingo family. Yes, palapakan natin, check natin ang kanilang buong pamilya. Ang kanyang comment ay, good morning po. Yes, sa tangon ng family, God bless us all. Thank you very much at good morning at God bless you all, Jan. Yes, mula sa ating kapatid, nila Minister Leonardo Dato added comment. Birthday po ni Delia Valenzuela. Yes, pinaparating po natin ang ating maalam at masayang pagbati sa kapatid na Delia Valenzuela. Kung ikaw may nakikinig sa ngayon dyan sa bandang Qatar, tanggapin mo ang aming sama-samang taga-Pilipinas na pagbati sa inyo. At manalangin tayo sa pagkakataon na ito. In the mighty name of Jesus Christ, we pray intercede for this historical and momentous birthday of Sister Delia Valenzuela, Panginoon, nandiyan sa bandang Qatar, Panginoong Diyos. May you always be with her in the entirety of her life and her family and work and ministry, Panginoong Diyos, sila bilang pamilya, bilang mag-asawa, and more a blessing and birthdays to come sa kanyang buhay, Panginoon, na kanyang isa-celebrate with good health and wellness, with success and victory, Panginoong Diyos. Ingatan mo sila, pagpalain, proteksyonan, at gayon din, Panginoon Diyos, na pataluin mo ang iyong biyaya sa kanilang buhay at pamilya, Panginoon, at gayon din sa kanilang ministeryong ginagampanan. In the mighty name of Jesus Christ, amen at amen sa Panginoon, at bati naman natin ang kapatid na Delia Valenzuela, yes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Delia Valenzuela. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Delia Valenzuela ng Qatar. Palakpakan natin ang kapatid na Delia Valenzuela, palakpakan natin. At itsuk naman natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah at praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. Lay Minister Leonardo Dato, ilang taon na ba siya? Yes, huwag mo nang sabihin. Yes, ano kaya mga handa nila? Purihin ang Panginoong Diyos at amen sa Panginoon sa lahat po ng mga comments na ito. At tunay nga naman yung sinasabi natin kapatid na LB Andicoy na nakapagbibigay po ng challenge, inspiration at kalakasan ng mga comments na ipinaparating po natin. Kaya lahat po tayo ay mag-comment. Hallelujah at praise the Lord at gayon din sa inyo na kung saan ay nakibahagi sa napakahalagang gawain na ito. Di ba natin matukoy ang inyong mga pangalan? Hallelujah at praise the Lord. Pero kayo po ay kilala ng Panginoon. Pero nakita ko kanina ang mukha ng pasimulang kapatid na Tita Corazon Navarro dyan sa bandang Balanga City, Banaan. Shout out to Jan at God bless Navarro family. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din po kayong lahat, walang labis, walang kulang, maraming maraming salamat po at purihin ang Panginoong Diyos and may the Lord continue to be with you with His upliftment. Yes,
And they will enjoy the whole day kung ano man ang gagawin natin sa buong araw na ito. Hallelujah, praise the Lord, at tayo pingatan. Pagpalain ng Panginoon, pakiingat po tayo na manatili ang ating mga kalusugan at gayon din na manatili po tayo na masigla, malakas, strong, yes, at gayon din na always kicking, yes, alive ang ating mga pananampalataya at ganyan ating mga pangatawan. Kaya nga po ang Ride On Ministry patuloy po na sinasabi sa atin, God bless and protect us all always through the mighty presence of His Holy Spirit and His Word. At gayon din na stay safe and healthy always. To God be the glory always and forever in Jesus Christ. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Mati naman natin ang ating mga kasama dyan. Nakasama natin, sabihin natin, peace be with you. At gayon din sabihin natin sa kanila, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din natin pambansang pagbati sa Pilipinas. Lasan natin ang ating kanakamay. Yes, tignan natin eye to eye, face to face ang ating mga binabati dyan. At ating ilagay ang ating kanakamay dyan sa kaliwang dibdib, tapat ng ating puso. Yes, yumuko tayo sandali at tignan naman natin sila eye to eye, face to face na meron pong kasamang, yes, tumataginting na napakasarap at napakatamis na mga ngiti natin mula sa ating mga labi. Yes, palakpakan natin ang ating Panginoon at palakpitsyon natin ang bawat isa sa atin sa pagkakataon na ito. Hallelujah, praise the Lord. Ngayon ay tanggapin ninyo ang siksik, ligdig at umaapaw na biyaya ng Diyos Ama at gayon ng patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Kristo at gayon din ang walang patid at patuloy na pakikisa ng Kanyang banal na Espiritu sa atin upang tayo magpatagumpay at patuloy na maging matapat sa ating pananampalataya na mayroong kasamang gawa at patuloy na naudyukan ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang grasya. Suma atin lagi mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon. Ang Ride On the Ministry, yes, mula sa episode 344 ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa atin at tayo mula magkita-kita mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga at gayon din araw po ng Linggo alas 10 po ng umaga. And may we enjoy the whole day sa anumang gawain natin at gayon din may we enjoy the prepared food in our respective tables. Yes, Philippine time ang oras na ito ay 11:36 po ng umaga at gayon din na sa ating pong pagtanggap ng mga biyaya, huwag po natin kalimutan ng mga magsasaka, gayon din ang mga magnyunyog at gayon din ang mga maggugulay, mga fishermen at gayon din ang mga nag-aalaga ng mga kahayupan, ng mga nakakain at gayon din ang mga dinadaanan nito. And may the Lord continue to bless them all. Yes, napagpalain ng Panginoon ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan at gayon din na patuloy na paunlarin ang kanilang mga kabuhayan, mga bukrim, palaisdan at iba pa. Nang lahat ng iyan ay makatutugon at makatutulong din sa bawat lamesa at sa bawat tao na kumakain araw-araw, morning, yes, katanghalian at gayon din sa gabi. Hallelujah at praise the Lord at amen sa Panginoon. Kaya nga po nararapat lamang na sa pagkakataon na ito ay sama-sama natin ibalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, babay po sa bawat isa atin at magkita-kita tayo muli sa darating na panibagong araw. Yes, hallelujah, praise the Lord.